akong nararanasan ng mga hirap na sa aming buhay. Andiyan yung namasukan ako. Naniniwala ako sa pagkakaloob at pagbibigay. Wala pang mga anak po yung mga anak ko. Nagbibigay talaga ako sa Panginoon. Mga pledges ko, tsaka yung mga ikapo ko sa mga TV, sa radio. Pinipilit ko magkaroon ng kabahagi. Tapos, yung anak ko po na dati pong walang trabaho. Ngayon po yung mga anak ko, may trabaho na sa Saudi po. Sa Jeddah yung isa naman sa Qatar. Tsaka nagpapadala na po sila sa akin. At tuloy-tuloy na po yung pagkakaloob at pagbibigay ko. Yung dating maliit kong pagbibigay, malalaki na po yung nilalagay ko. Mga tithes offerings ko, tsaka yung mga sacrificial. Kaya po inaanyayahan ko po kayong lahat na sa ating pong pagbibigay, pagkakaloob at pagsasakripisyo, pagsamantala lang. Kasi may pangako ang Diyos. Humawak po tayo sa pangako niya na totoo ang salita ng Diyos. At sa ating pong pagkakaloob at pagbibigay, naroon po yung ating kasaganaan. Ang pagbibigay ay ating kinabukasan. Nung bago-bago pa ako, pero narinig ko na mga instruction ni tatay. Pero yung pagbibigay ko, parang ano lang, yung hindi naman bukal sa ano. Yung makapagbigay lang ako, tama na. Pero nung habang ang tatay nagre-remind na ang pagbibigay ang ating kinabukasan, doon naman na ano yung puso ko na ang pagbibigay pala ay bukal sa loob. Hindi napipilitan ka lamang. Kaya nung inumpisahan ko, pati tithes ko, pati yung pag nag-instruct ng man of God na magbigay, binibigay ko. At habang naman ako nabibigay, napapansin ko, hindi ako nababawasan. Dati nag-jeep ako, meron akong sariling jeep, ginawa ko school service. Kaya ngayon, sa mga estudyante, hindi ako naubusan. Income ko mataas na. Kaya I'll believe na habang nagbibigay ka, lalo kang nadadagdagan. So, encourage ko po ang bawat isa na huwag po natin sayangan ang pribileyo na pag nag-utos siya tatay na magbigay, magbigay po tayo kaagad, mabilis. Purihin po ang Diyos na buhay. Sa tuwing ang lingkod ng Diyos ay nananawagan sa pagbibigay, sa pagkakaloob, sa tithes, sa sacrificial, sa anumang offering, ay talagang totoo po ang pangako ng Diyos na kapag po tayo nagbigay, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Na dati-dati, grabe kami, nag-i-kahus kami masyado. Gustong-gusto ko, lagi dumalo sa gawain, kuminsan nangungutang lang ako ng pamasahe. Pero sa tuwing pagbibigay ko, pagsunod ko sa panawagan ng lingkod ng Diyos, ngayon ako na ang nagpapala sa mga kapatid natin na minsan ay hindi makadalo sa gawain dahil walang pamasahe. At dati-dati, kami nangungupahan mga kapatid, pero ngayon may bahay na kaming tinitiran libre. At ang mga anak ko ay pinagpapala ng Diyos, overflowing, blessing talaga. Talagang totoo ang salita ng Diyos sa buhay ng lingkod ng Diyos. Sumunod lang po tayo, tayo po'y pagpapalain ng Diyos na buhay. Purihin ng Diyos dahil sa pagbibigay na tinuro ng man of God at sa nababasa ko sa salita ng Diyos na the more tayo magbibigay, talagang ang pagpapala andyan. And then inaabangan ko po yung fulfillment ng prophecy ng apostle na tsunami of blessings. Networker talaga ako. Ibig sabihin nasa business world talaga ako. Ngayon, nangyari po talaga sa akin in 9 days. In 9 days lang sa isang company na pinuntahan ko po ay 50,000 po kagad yung commission ko. At kahapon po nakita ko po 25,000, more or less 25,000 in just 1 day. Sa pagbibigay ko sa mga sacrificial na panawagan ng apostle, kahit minsan wala kami sa bahay, pero binibigay ko po yung sa gawain. Purihin ang Diyos. God is the rewarder of our faith. Sa lahat po na hindi pa ganun ang antas sa pagbibigay, even sa tithes and offering, I believe God, totoo siya na He will rebuke the devourer sa ating mga pagpapala. In God's timing, darating at darating talaga yung breakthrough. And I believe talagang kinikilabutan po ako, financial breakthrough sa buong family ko, sa lahat, and even sa trust ng Luzon, Visayas, Mindanao. Nagpapadala lang po yan sa accounts ko, hindi ko sila ganun ka-close, but nagpapadala 20,000 just to sumali sa aking negosyo. So yung anointing talaga na andyan. God has given us the power to get wealth. God has given us, and truly, yung anointing nasa akin, purihin ang Diyos. Talagang totoo, ang Diyos ay buhay at talagang walang kasinungalingan sa mga salita niya. Dahil sa pagbibigay ang tagumpay, dahil napakaray kong patotoo na tulad po nung mga karunungan, kalusugan, ang buhay ko lalo pang pinaangat ng Diyos dahil talaga nagbibigay po ako ng ikapo. May love offering, may thank you offering. Totoo-totoo po yan sa mga TV, radio, lahat po na yan inaanuhan ko, pero purihin ng Diyos
dinadala ko pa dito dahil hindi pa ako dumating sa bahay, may kapalit na, grabe. Kaya sa totoo lang po, binagawa nung brother ko yung bahay namin. Tapos binili kami ng bagong sasakyan. Kaya ang may advice ko lang po talaga sa inyo, kapit na mabuti sa Panginoon at walang kasinungalingan. Ang kanyang pangako, totoo talaga, na ibabalik niya ng siksik, liglig, umaapaw ang pagpapala sa bawat nagbibigay ng ikapo at ng mga labo offering sa kanya. Totoo si tatay talaga. Kung ano yung sinabi niya, from tithes to giving, pati yung first fruit, sumusunod kami kung ano yung talagang kinita namin, ibinibigay namin. Walang sinabi si tatay na hindi ako sumunod. Dahil pag hindi ako sumunod, parang hindi masayang ang kalooban ko. Gusto ko, mami, masayang-masaya ako pag magbibigay ako. Yan, find out namin na nakita namin yung blessing marami. Dati, isa lang ang palaisdaan namin. Ngayon, tatlo na. Ngayon, yung baka namin, marami ng marami yung binigay niyang biyayang Lord. Talagang totoo ang Jesus sa our soul talaga dahil nakikita namin, pati yung kuno namin dati, isa lang. Ngayon, tatlo na, pati yung kabila, maging apat na binili na namin. Kuminsan, yung mga tao na nagtataka sila, bakit bigla daw kaming nag-boom sa negosyo, tsaka nag-boom kami sa ano buhay namin. Sabi ko, ang sikreto dyan ka ako, sumunod lang kayo sa salita ng Diyos. Kayo po, ini-encourage kayo na magkaloob din kayo para mapagpala kayong kaparis ko at hindi mo mabilang ang biyayang ibibigay ng Lord pag kayo'y sumunod.